Ustad, may hapon. Nalang ko'y pangutan na sa atong mga Muslim, nga nung gibawal man yung birthday. Nga kitang tanan, gipakataw man. O niya, dapat i-celebrate na to. Kay, at mo man, atong adlaw nga natawhan. So nga nung wak man ta magkuhanan ng mga Muslim, mag-celebrate ba? Kailan birthday mo? Bisaya o. Karon, Bisaya karon. Basta Bisaya. Tagalog lang ako pagtubag doon, kaya di mo sila makasabot. No? So maglibog niya sila. Okay. Mauni, ang tanong, eh, maganda, hindi ko na ulitin, very clear eh, yung tanong niya. Brother, una, isinilang tayo na walang kamuang-muang. Isinilang tayo na wala tayong alam. Kung ano man ang practice natin, kinagisnan natin, alamin natin, ito ba ay nagmula sa Diyos? Dahil naniniwala tayo sa Diyos eh. Diba? Naniniwala tayo sa propeta. Kung naniniwala tayo sa propeta, niwala tayo sa Diyos, sundin natin. Di ba? Bakit hindi ni pwedeng asawahin yung anak, yung kapatid mo? Example, kapatid ko, ang ganda. Ha? Bakit hindi ko pwedeng pakasalan yung kapatid ko? Magtanong ka, di ba? Sabi, bawal yun. Bawal sa Diyos yun. Imagine, kapatid mo, asawahin mo. Sa panahon ni Adan, pwede. Sa panahon ngayon, hindi niya pwede na asawahin yung kapatid mo. At Diyos ang ginagamit. Di ba ba? Okay. Bakit ka man, bawal mangangalo niya? Dahil bawal sa Diyos. Bawal magnakaw, dahil ayon sa Diyos. Di ba? Bawal papatay, dahil ayon sa Diyos. Tanongin din natin, ang birthday ba ay utos ng Diyos? Ay, hindi. Oo. Sandali, brother. Tanongin ko na ito. Okay. So, naintindihan mo na, brother. Dahil si Hesukristo, si Moses, sila ni Muhammad, lahat ng propeta, peace be upon them, hindi sila nagturo ng birthday. Ang nagturo nito ay mga pagano, taga-Roman. Okay? Intindihan mo, brother? Bakit bawal sa Muslim ang mag-gold? Magandang tanong yan bang mga t-shirt, regalo. Bigyan mo ng t-shirt. Oh. Large, extra large. Extra large. Bakit bawal ang gold? Kami, brother, naniwala kami sa Diyos, naniwala kami kay Prophet Muhammad SAW. Sa hadith, or meaning tradition of Prophet Muhammad SAW, may taong nagkamit ng singsing gold. Kinuha ng Prophet Muhammad SAW at kinuha niya at tinapon. Sinabihan siya, gusto mo bang maggamit ng apoy? Dito ka pa sa mundo, naggamit ka na ng apoy? Sabi niya, yeah, Rasulullah. Ba't apoy ang gold? Sandali lang, may paliwanag ulit ron. Okay. Rasulullah, ayaw kong magamit ng apoy. Tapos, umalis ang Prophet Muhammad SAW. Tapos, yung mga katabi niya, sabi niya, pulutin mo. Kunin mo, ibigay mo sa misis mo. Or ibinta mo, magkakapira ka. Sabi niya, Wallah, I swear to Allah. Once kinuha ng Prophet at tinapon, I will never pick up it again. Okay? At dagdag pa si Prophet Muhammad SAW nagsabi, ang ginto ay para sa mga babae. Okay? Ang ginto ay para sa mga babae. Sinong mag-imitate sa mga babae ay accursed by the angel at itatapon sa impyernong apoy. Sino mang sunusuno sa copy-copy sa babae. Suppose, lalaki ako, magdamit ako ng babae. Lalaki ako, kikilos ako ng pambabae. Magsalita ako ng pambabae. Ay, impyernong apoy ako. So, sa Islam, ang ginto po ay pang babae, hindi lang po pang lalaki. Hindi pang lalaki. That's why dito sa Qatar, ang daming mayaman na Qatari. Sa Saudi, ang daming mayaman na Saudi. Walang ginto. Di po ba ginto? Oh, okay. So, wala. Dahil bawal. Pero dito na tayo ha, ang ginto. Ang ginto kasi brother, ito explanation ko na lang ha. Explanation ko. Hindi ito sa Quran, hindi ito sa hadith. Ang isang ginto nga brother, kung isuot ito sa lalaki, isuot sa lalaki ay mukhang mayabang eh. Bakit? Testingan mo nga, magpuno ka ng ginto, one day. Isang linggo, puno ka ng ginto, pati paa mo ginto, ngipin ginto, o ngipin mo ginto.
next week, tanggalin mo ngipin mo nga may ginto, lahat ng gitanggalin, maglakad ka. Medyo kulang. Medyo kulang. Kanya sanay ka eh. Oo, may ginto ko, sila, wala. Malaking kasalanan pa na magsuot ng ginto. Siyempre, malaki dahil ipinag-uutos ng prophet. Pag inuutos ng prophet, inuutos ng Allah. Sa hindi mo pa alam, wala kang kasalanan dahil hindi mo alam. Eh ngayon na nalaman mo na, mayroon ka ng kasalanan. Pero kung kunin mo yan, ibigay mo sa misis mo, itago mo, emergency, ibinta mo, basta hindi mo lang gamitin. Ha? Huwag mo lang suotin. Oo. Kasi dito, mapagkamalan ka eh. Paginto yung gamit mo, mapagkamalan ka. Babae yata yun eh. No, piligro. Pag marami kang ginto, baka lalapit yung mahaba ang balbas, hahalikan ka dahil may ginto ka. Kasi gumagamit ng ginto ay babae. Okay, yan po sa katuruan ng Islam. Yan po ang turo sa amin, ha? Huwag ka lang ma-offend dahil ito ay turo ng Islam. Bisaya, good. Kay kana daw ang gold, na daw na siya'y content nga gold atoms. So, sa mga lalaki, mas affected daw ta kay dili tadugun ba. So, sa mga babae, okay ra daw magsulot sila og bulawan. Kay ilar ang gold atom, ipaagi ra sa ilang dugo, ma-wash out na to. Lamia to, oy, pangitaong kutos lang dugo, kuhaong kutos lang dugo na dito bulawan. Kung tinuod na, di, isalod na yung dugo, ihatag kay pangitaong kutong bulawan. Sana ay explanation sa mga tao, science, explanation sa mga science whatsoever. Pero tayo mga Muslim, ang basihan natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sa white gold naman, anong kaiba niya ng yellow na gold, pati sa white gold? Ang basta sinabi ng Prophet ay gold, hindi sinabi niyang yellow, white, green, wala. Sinabi niya basta ginto. Silver. Kasi ang silver hindi na ginto. May additional si... Sige pa. Sige na, may tanong ka. Dagdagan mong tanong mo. Ang t-shirt, hindi wala nang dagdag.